Magandang araw Pilipinas at kapapasok lang na balita. Minumungkahi ni Camarines Representative Elroy Villafuerte na bumuo ng isang task force na susuri at magbabantay sa pagsasagawa ng rehabilitasyon sa mga rehiyon ng Bicol at Calabarzon na kamakailan lamang ay sinalanta ng dalawang matitinding bagyo, ang Bagyong Quinta at ang Bagyong Rolly. Binuo ni Villafuerte ang mungkahi na makita niya ang sinagawang aerial inspection ni Pangulong Duterte sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa kanya, ang pagbuo ng isang task force ay makatutulong upang maipahatid sa chief executive ang mga bagong impormasyon at balita sa kalagayan ng rehabilitasyon sa rehiyon. Makatutulong din umano ang task force sa pagbangon, pagsasaayos at pagpapatatag sa rehiyon mula sa mga sakuna na tinawag niyang Better Bicol. Dagdag pa ni Villafuerte, nangangailangan ng oras at pagsisikap upang ang mga rehiyon at mga lugar na sinalanta ng dalawang mapaminsalang bagyo ay muling makabangon dahil na rin sa tindi ng iniwan nito. Aniya, ito raw ay may tutulad sa ginawang task force ng pamahalaan na Task Force Marawi noong 2017 upang maisaayos ang iniwang pinsala ng labanan sa nasabing lugar noong taong ding iyon. Ngunit ang sabi ng palasyo ay hindi na raw kinakailangan pang gumawa ng isang task force dahil ang Pangulo mismo at ang pamahalaan ay nakatutok sa rehabilitasyon. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, marami ng mga bukas palad na ahensya ang tumutulong upang makabangon ang mga nasalanta. At dagdag pa niya, ang Pangulo mismo ang mangunguna sa rehabilitasyon at ang Pangulo rin mismo ay pumupunta at bumibisita sa mga nasalanta upang ang mga programa sa pagbangon ay masimulan na sa lalong madaling panahon. Sa ginawang aerial inspection ng Pangulo ay nakita niya ang pinsalang idinulot ang bagyo, kaya naman kanyang sinabihan ng mga ahensya na gawin ang lahat na makakaya upang matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. At iyan ang nagbabagang balita sa tanghaling ito, manatiling nakatutok sa balita ng TVK News.